Magsitayo na po ang lahat. Magsigawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsigawit kayo sa Panginoon ng isang daigdigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kanyang ngalan. Ipahayag ang kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsigawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awiting. Magsigawit kayo sa Panginoon buong sandali. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sinumang nasa iyo ay napapawalay. Dagdagan mo po ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias.
Sinabi sa akin ng Panginoon, magpunta ka sa bahay ng magpapalayok at may ipahahayag ako sa iyo. Nagpunta naman ako at dinatnan ko ang magpapalayok sa kanyang gawaan. Nakita kong kapag ang ginagawa niyang sisidlan ay nasira, minamasa niya uli ang luwad at hinuhugisan ng panibago. Pagkatapos, sinabi sa akin ng Panginoon, hindi ko ba magagawa sa bayang Israel ang ginawa ng magpapalayok sa luwad na iyan? Kayo'y nasa mga kamay ko tulad ng luwag sa kamay ng magpapalayok. Akong Panginoon ang may sabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang kinukupkop ng poong bayan ni Jacob. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. O kaluluwa ko, ang Diyos papurihan, purihin siya't aking aawitan. Aking aawitan habang ako'y buhay. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Sa mga panguloy, huwag kang mga hawak, kahit na kaninong di makapagliligtas. Kung sila'y mamatay, balik sa alabok. Ang anumang balangkas nila'y natatapos. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na Panginoon umaasang lubos, sa Diyos na lumikha niyong kalangitan ng lupa at dagat at lahat ng bagay. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Magsitayo ang lahat. Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panakong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad din sa ng isang malaking lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda nang mapuno ay hinila ito sa pangpang at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta.
Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at ikahagit ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Doon, mananangis sila at mangangalit ang kanilang ngipin. Nauunawaan na ba ninyo ang lakat ng ito? Tanong ni Jesus. Upo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga ang bawat eskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambakayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Nang masabi na ni Jesus ang mga talinghagang ito, siya ay umalis doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna ang lahat. Ang ibig pong ipaalam sa atin ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating Ebanghelyo ngayong umaga. Sa daigdig na ito, may mga tao na walang kwenta. Bakit sila walang kwenta? Lagi silang nagkakasala at ayaw nilang magbagong buhay. Ano ngayon ang mangyayari sa mga taong walang kwenta? Mga taong makasalanan. Kung namatay sila, hindi sila tatanggapin sa langit at makasama ang Diyos doon. Sa impyerno sila tutungo. Kung nakalusot sila sa impyerno, sa purgatorio sila pupunta at doon magdudusa ng husto. Kaya ang payo ng ating Panginoong Jesus sa atin ngayong umaga, kung ibig natin sa langit ang ating tungo, pagkatapos ng ating buhay sa lupa at makasama doon ang Panginoon habang nabubuhay sa lupa, magpakabuti tayo. Iwasan natin ang lakat ng pagkakasala. Makalin natin ang Diyos at makalin natin ang ating kapwa. At sa pagmamahal ng ating kapwa, lagi tayong magkawanggawa, laging naglilingkod, laging tumutulong sa mga nangangailangan. Yan ang ibig ipaabot sa atin ng Panginoon sa pamamagitan po ng ating Ebanghelyo ngayong umaga.
Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tumugon tayo ng may pananalig sa paanyaya ng Diyos na pumasok sa kanyang kaharian. Buong kababaang loob tayong manalangin. Ang ating tugon, Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang simbahan naway huwag tumigil sa pagpapahayag ng Ebanghelyo sa lahat ng tao, dako, wika at kultura, manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang mga tao naway huwag manatiling sarado sa nakaugaliang kultura, bagkus mapayaman nila ang isa't isa sa kanilang pananampalataya kay Kristo, manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang mga walang-wala sa mundong ito, naway maging mga tagapagmana ng kayamanan ng kaharian ni Kristo, manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang mga pinanghihinaan ng loob dahil sa bigat ng kanilang mga pagsubok at karamdaman, naway huwag ipinid ang kanilang puso at bagkus palalimin pa ang kanilang pananampalataya kay Kristo sa dinaranas nilang mga pagdurusa, manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang mga namatay, naway tanggapin sa kaharian ng langit, manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Panginoong Diyos, makibahagi nawa kami sa iyong pag-ibig na bukas sa lahat ng tao. Tanggapin mo kaming lahat kasama ng aming kapatid na si Jesucristo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Sa ating mani sa lupain ng Diyos nating mahal na siya na rin nagdulot na tayo'y may maingin sa Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang mga alay na sa iyo rin nagmula. At ngayon ay aming ginaganap sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magbabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligaya na walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaat sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kaganda kang loob. Ang tao ay nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mo na siya ay iwastong lubos, siya ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinakintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngala ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at kanin, ito ang aking katawa na ikahandog para sa inyo. Gayun din naman,
Noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubukos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabukay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbakang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming obispo, at ng tanang kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya
at sa Kanya ang lakat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapakamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
katawan ni Kristo. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsalukan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mo po na ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamana niya sa aming pagliligtas. Bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka na. Namin aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,